Kamusta mga kaibon? Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Nandito na naman tayo, maggagala tayo. Pupunta tayo sa isang pet shop sa Las Piñas. Alam ko, along Naga Road lang yun. Titignan natin kung anong mga produktong meron sila. Para kung malapit kayo dun sa area na to, baka nandoon yung mga ibang pangangailangan nyo. Maaring nasa malapit lang pala yung pet shop na to sa area mo, hindi mo pa alam. So ngayon, tulungan ko kayo para malaman natin kung ano mga produktong meron doon na para sa mga alaga natin. Samahan nyo rin ako, magdi-deliver tayo kasi doon ng God's Mineral Blocks. Tara, samahan nyo ako. Okay guys, nandito na tayo. Papasukin na natin yung pet shop ni Sir. Guys, ito yung pet shop ni Sir. Sir Epra. South Wales Pet Shop. Yan, along yan dito sa Naga Road sa Las Piñas. So kung galing kayo sa Ebacom, liligo kayo ng Naga Road bago lumabas ng Pulanlupa. Dito yon sa may Berabil Subdivision. Along the highway lang siya, kaya madali lang siya makita. Ayan. Ayan. Nandito na rin si Sir. Hinihintay ako niyan eh. Okay. Okay. A few inches later. Okay guys, tara na. Tawid lang to ng kalsada. I'm facing papuntang Ebacom eh. So, sa kabilang road yung kay Sir. Ayan yan si Sir. Si Sir Epra. Isang master yan din dito sa Las Piñas sa pag-iibon. Ayan, ito si Sir Ephraim. Ayan, isang master yan dito sa pag-iibon. Ito yung pwesto niya, yung South Wales. So yun guys, ito yung tindahan ni Sir. Ayan. South Wales Pet Shop. Dito yan mga pangalan niya, sa aso. Ah, meron din aquarium para sa isda. Sa oh, hell no! Pusa, syempre sa ibon. Hanggang kayo. Ayan. South Wales Pet Shop. Oh, yan. South Wales Pet Shop. Sir, sunod. Padalo kami sa ibunan mo, ha. Para makita ng mga ano natin. Mga subscribers natin. Balita kasi namin, malulupit yung mga ibon dyan eh. Wala na! Oh, matagal na si Sir na nag-aalaga ng ibon. Alam ko, nag-stop si Sir, pero ngayon, nagbabalik na ulit. Balik loob yan si Sir. So guys, ayun. Ulitin ko lang ha, kung may kailangan kayo sa mga alaga nyo. South Wales Pet Shop. Ayan. Ayan, along Naga Road yan. Sa highway lang si Sir, kaya madaling-madali nyo lang makikita. A few moments later. Ayan. Nabigyan tayo ng pagkakataon ni Sir na makasilip sa ibunan niya. Ang mga koleksyon din pa. Ayan, mga ibon ni Sir. Ang ganda, ang laki ng flight. Hindi ka nagdi-display ng ibon, Sir, sa ano mo? Sa ibon, sa pet shop mo? Hindi pa, sa ngayon. Ah, dati nagdi-display ako eh. So ngayon kasi, konti pa lang. Saka na ako mag-display ulit. Bebenta ka rin, Sir, ng ibon? Mm-hmm. So yan. O yan, hindi lang ibon ang makikita nyo dito sa bahay ni Sir. Ah, ang gaganda ng pusa dito. So, nagbebenta rin si Sir ng aso at saka pusa. Hindi lang ibon. O yan.
Ipa-flash natin sa video natin yung ano, contacts ni Sir, yung pet shop niya. Para kung meron kayo mga kailangan, kung gusto niyo mag-alaga ng ibon, aso, pusa, pwede niyo makontak si Sir. Popost natin dito sa video na to. O yan, ang pagbabalik loob ni Sir. Nabigyan tayo ng pagkakataon sumili. Yung parents yan, mangingit siya kulit. Ayun. Ah, naka-poster pala. Poster parent pala to. So, mukhang... Pero, split bronze na rin yan. Ayun. So, mukhang marami ng ginawang pera to, sir, ha? Itong poster parent na to. Ang susubo pa. Uy, may nakay din. Anong pareksan mo dyan, sir? Poster din yan. Possible, ano... Opaline Lutino at saka Peel. O yan, mga abangan natin kay Sir. Malalaki ayan, na. Ayan, malalaki na. Sumisibat na. Sumisibat na. Ayan, ang gaganda. Split tail. Eto, split ino na siya. Split opa siguro. Pag nagbabae, split lutino lang. Ilang. Ayan, abangan natin susunod nito. Punong-puno na to. Sunod na bisita natin siguro dito. Puno na tong ibon ni Sir. Ulit. Sa atin, naka-aircon pa, million halaga. Ngayon, pagsak. So, yun, ma. Okay pa rin. Happy-happy lang. Ayan, tama, sir. Eh, sir, anong may papayo mo sa mga baguhan ngayon na nag-iibon? Huwag mag-expect ng kitaan sa ibon. Tama. Happy lang sa pag-aalaga. Para, masaya ka. And then, kahit pa paano, pag dumami, may balik naman. May cottage kita. Huwag nakangarin yung maraming pera. Kasi yung iba, nasisira eh. Dami ng ano ngayon eh. So yun guys ha, advice ng eksperto yan, guys. Magpakasaya lang kayo sa pag-aalaga. Yan tama. Kasi sir, yung iba, iniisip agad kumita eh. No? Kumita, huwag na ganun. Noon, maganda ang kita, pero ngayon medyo bumagsak ang presyo, pero kailangan, happy ka pa rin. Tama. Yung iba siya sir eh, porket lumit yung value ng ibon, nag-quit. Sana. So, hindi na talaga happy. Oo. Ako, negosyo na talaga. Talagang ano lang ako eh, hindi ko may... Dati, kumita talaga, pero ngayon, talagang habis mo. Huwag mong iwan. Never quit, sir. Na. Never quit. Diyan lang tayo. Diyan tayo masaya eh. Medyo maganda na naman ang mga ibon. Magpapaganda ka lang ng ibon. So, okay na. Start ulit, sir. No? Start lang ulit. Tuloy mo lang habis mo. Huwag mo nang ituloy yung pagkakakitaan. Tama. Huwag mo masisira eh. Kaya dito ka lang, alaga-alaga ka lang. Masaya naman eh. Papaanak ka. So, matutuwa ka talaga. Oh, sir, iba yung pakiramdam pa kapag nakapagpainakay. Oo. Sobra. O, gaya nyo, ang dami ko painakay. So, naiipon. Pag may pumuntang kaibigan, ayan, hindi mo mapresyohan, gusto mong bumili. Tama. Totoo yan, sir. Bigay na lang. Kasi kaibigan naman natin. Marami pa tayo magiging kaibigan. Ayan, tama. Sa pag-iibon. Gawin nating way siya, sir, na hindi lang pera. Oo. Dapat mas maraming kaibigan sa pag-iibon. Yes. Hindi maraming pera lang. So yun guys, hear it from the expert ha. Painggan nyo maigi, lalo sa mga baguhan nag-iibon. Wag na wag masisilaw sa pera. Kasi once na bumagsak ang presyo ng ibon, wala na. Hindi mo na talaga mamahalin yung hobby mo. Kung hobby talaga ba or negosyo lang. So guys, sa susunod ulit, pagbalik natin, puno na to. So,
Sana mapuno ulit. Ayun, sana mapuno ulit. Sir, ah, huwag mo kaming kalimutan, babigyan namin yung ibunan mo. Yes. Okay. Okay, thank you. Okay. Medyo may mga pangangailangan kayo sa mga pets need ninyo. Baka kamusta mga kaibon? Isang araw na naman para sa ating paggagala. Pangit.